Teens may not be suitable for very young audience. Parental guidance is recommended. Sa inyong lahat, sa lahat na nakikinig at tumatangkilik ng Kakampi Online. Andito na naman po tayo sa bagong edisyon ng Rotary Hour. At bago po tayo magsimula, umpisahan po natin ang ating programa sa isang panalangin. Bismillahirrahmanirrahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين أعوذ بالله من الشيطان. Maraming salamat. Magandang hapon ulit sa lahat. Gusto ko po munang batiin si Madam Fen Nicodemus, kasalukuyang nasa meeting ngayon, ang aking governor ng District 3810, District Governor Lisa Ilorde, at ang aking buong mga classmates sa District 3810, at yung aking Rotary Club Pasay Maharlika. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Michelle Cader at kasama ko po ang aking partner, si Rotarian Rowena Caballo. Partner, magandang hapon sa iyo. Magandang hapon po sa lahat. Ako po si Rowena Caballo, ang member din ng Rotary in Pasay, Maharlika. Okay, partners, sa hapon na ito, ibabahagi natin sa ating mga nakikinig at na nanonood sa ating streaming, on live streaming, ano nga ba ang Rotary? Ngayon? Bakit maraming mga Rotarian sa buong mundo? Ano nga ba ang ginagawa ng Rotary? Okay. Ang Rotary po ay kinabibilangan po yan ng 1.2 million. Rotary is a global network of 1.2 million neighbors, friends, leaders, and problem solvers who see a world where people unite and take actions to create lasting change across the globe, in our communities and in ourselves. Solving real problems takes real commitment and visions. For more than 110 years, Rotary's people of actions have used their passion, energy, and intelligence to take action on sustainable projects, from literacy and peace to water and health. We are always working to better our world and we stay committed to the end. So, what are the Rotarians do? Rotary members believe that we have a shared responsibility to take actions on our world's most persistent issues. Our 35,000 plus clubs works together to promote peace, fight disease, provide clean water, sanitation and hygiene, save mothers and children, support education, grow local economies. Our mission, we provide service to others, promote integrity and advance world understanding, goodwill, and peace through our fellowship of business, professional, and community leaders.
We work differently. We see differently. Our multidisciplinary perspective help us see challenges in unique ways. We think differently. We apply leadership and expertise to social issues and find unique solutions. We act responsibly. Our passion and perseverance create lasting change. And we make difference at home and around the world. Our members can be found in your community and across the globe. True diversity, equity, and inclusion is a global network that strives to build a world where people unite and take actions to create lasting change. Rotary values diversity and celebrates the contributions of people of all backgrounds, regardless of their age, ethnicity, race, color, abilities, religion, socioeconomic status, culture, sex, sexual orientation, and gender identity. So ito yung kapatid ang ating ano no, ang Rotary, sa Rotary we they called us people of action. Okay? So sa Rotary po, dito nakikita ang integrity ng isang tao. We're doing good to the people, whether may tao nakakakita o wala po. It's all service above self. Yun. So kanina, naka-flash po yung ating mga pictures doon. So ngayon, isa-isahin natin ano yung mga pictures na yun na pinapakita natin sa kanila. Para po magkaroon po lahat ng idea yung ating mga nanonood, ano nga po ba ang ginagawa ng mga Rotarian. So ito yung unang picture na ito. Ito po yung nag-packing kami ng mga goods, mga relief goods na aming dadalhin sa Taal. Kung naalala nyo po, meron po tayong nung sumabog po yung Bulkan Taal. So, lahat po nagtulong-tulong. We're in one time po. It was Saturday nung pumunta kami ng tayo, no, mga kapatid, no, pumunta tayo ng Taal, di ba? Naalala mo? Sobrang traffic. Ang nakakatuwa po dun, hindi po yung normal na traffic na nakikita na naranasan natin araw-araw sa EDSA, kundi traffic yun ng mga sasakyan, whether it's private or public, you know, government or non-government, so, parang transportation. Napakasaya sa puso. Napakasarap sa puso dahil nag-traffic, dahil lahat ng mga sasakyan papuntang Batangas. May mga dala-dala, punong-puno ng mga goods. Goods. Yan, so yun. Yung susunod naman pong pictures natin, yan po yun na namimigay na po tayo ng mga relief goods sa Alfonso po yan. Meron po tayo isang relief evacuation center doon na wherein nagsama-sama ang mga Rotarians at ang mga kapatid nating mga sundalo sa pagbibigay tulong sa ating mga kababayan na nasalanta ng pagsabog ng Bulkan Taal. Ito naman po yung aming club, ang Rotary Club of Pasay Maharlika. That was during our club planning bago po ako umupo as presidente ng aming club. Inumpisahan po yun namin sa club planning. Ito po yung kasalukuyan, kasama ko yung aking mga angels na nag-impake ng mga relief goods para po sa mga Taal victims. Yan, during our project, yung ating signature project na Road to Zero Waste. Road to Zero Waste, yan po yung nakikiisa po tayo sa kampanya ng ating gobyerno na hopefully, no, very soon, ma-zero waste na tayo ma-zero dito. Waste na talaga sa tayo. Pilipinas. Ayan. Yan po ay sa Tagaytay. Ayan, makikita nyo po ang aming napakaganda at napaka-super energetic na Governor Lisa Ilorde. Namigay po kami ng relief goods dyan. Kung sumama po yung aming club sa club ni Gov. Lisa sa buong district, kasama po namin yung mga officers ng buong district sa pamimigay po ng mga relief goods sa Tagaytay. Ayan, during Jeprocs presidency po yan, yung aming induction ng buong Jeprocs. Ang Jeprocs po ay joint efforts of Pasay Rotary Clubs. Yan pong pictures na yan is during din po sa Tagaytay. First relief operation namin sa Tagaytay po yan. Ito pong project na ito ay sa Pinatubo. Umakyat po kami ng Mount Pinatubo para po dalawin, bisitahin yung ating mga kapatid na mga ITAS doon at bigyan po sila ng
medical at dental at mga kailangan po nila sa pag-aaral ng mga bata at nag-feeding din po tayo sa kanila. Ito po, relief operation pa po yan, kasama po yan sa relief operation natin doon sa Tagaytay. Ito naman po sa relief operation natin ito sa may Indang Cavite. Yan po ang grupo ng district na makikita nyo po, Rotarian in Action, District 3810 po yan. Yan po makikita nyo sa mismong Tagaytay po yan. Yung sa likod po niyan, isang building po yan na SMDC building. Sa harap po niyan, puro pagpababa po yan papuntang Taal. Yan po yung mga kababayan natin na mga nakatira dyan. Sila yung mga nabiktima ng Taal na hindi talaga sila umalis dyan, kapatid. Oo. Kahit na sabihin, pinanilikas na sila, hindi talaga sila umalis sa mga bahay nila. Ayaw nilang iwanan. So tayo po ang lumapit sa kanila at nagbigay tulong. Yan ang aming mga kasamahan, kaklase, sa mga presidente, ang aming governor at kanyang kasawa, at ang aming mga district officers. Naka-action picture po kami, action picture po. Ayan naman, kasama din natin yung mga kapatid natin, mga sundalo, sa pagbibigay ng tulong sa mga kababayan natin sa Alfonso, Cavite. Ayun, meron po nanonood sa atin, si Madam Fe Nicodemus. Madam, hello po. Ayan po, may mga water po tayong pinamibigay sa kanila dahil nung kasagsagan po ng pagsabog ng Taal Volcano, nawalan po sila ng tubig at kuryente doon. So, ang District 3810 po ay namigay ng libo-libong mga water containers po ng mineral water para po sa ating mga kababayan sa Tagaytay. Itong pictures naman po ito is during our and polio campaign, nagpatakpo tayo sa mga kababayan natin sa Baseco. Mga more than 300 ang mga kabataan na napatakan po nung and polio, no. So ang Rotary International po, kapatid, is talagang ayan talaga ang kanilang adhikain na matapos na or ma-end na ma-end na tong polio na to dito sa Pilipinas. Okay. Oh, ayan, nakikita mo ba, kapatid, yung yan yung nasa dyan? Ano tayo sa Darasa Evacuation Center. Darasa Evacuation Center tayo niyan. Yan sa Tanawan, Batangas. Yan po yung first time namin na nag-relief operation. Kasama po yung aming club at yung mga taga-TESDA. Ayan, first relief operation sa Tagaytay. Ito yung sa paanan talaga ito ng ano ng Tagaytay . Yung merong may makikita ka nung pag pumunta ka doon, kapatid, yung maraming mga pinya, doon yan. Oo, kasi pababa sa Tagaytay doon, naman, maraming lugar doon kung saan nakaano yung mga evacuation. Kaya paulit-ulit tayo doon, di ba? Paulit-ulit tayo. Tuloy-tuloy yung ating operasyon sa kanila. Hindi po tayong humihinto hanggang ngayon. Opo. Ito naman, makikita nyo po kami dalawa ni kapatid na Rowena is at itong nag-viral po ito sa Facebook, si Tatay bus driver na kasakasama niya yung kanyang anak na may sign, may Down syndrome. Down syndrome. So, kami po ay nakiisa sa programa ng Mission Impossible na mabigyan po ng pangkabuhayan si Tatay, sila po ng kanilang pamilya. So, yan, nakaka-touch talaga yung pagtagpo na yan na somehow nakatulong tayo sa ating mga kababayan. Binigyan natin sila ng pangkabuhayan showcase. Opo. Si nanay, magkaroon ng puhunan. Ayan, ang team ng District 3810. Sama-sama po kaming, yan po ang grupo ng mga
Rotarians na nagsama-sama nag-impake para po sa relief operations sa Batangas, sa Taal, sa Cavite. And polio na. Ito yung alaylakad natin, kapatid, no? Na ginanap doon sa Mayroneta, Rojas Boulevard. So, sinamahan po yan ng iba't ibang mga grupo, mapa Rotary at other organizations. Yan. Ang mainit na pandesal sa evacuations. Yan po yung sa Mission Possible natin. Ito, yun yung during our alaylakad. So, sa mga Rotarian po, no, talagang nasa puso na po talaga ang pagtulong. So, yung after ng mga alaylakad na yan, yun yung may nakita kayong mga bata na palaboy-laboy. So, nag-feeding tayo sa kanila, no? Ng ito. Itong project na ito is sa Batangas. Ito yung 3-in-1 project namin na namigay tayo ng libro, nag-feeding, no, yan po yung mga maliliit na water containers sa ano po ito, sa 13 po yung project na yan. Yan yung mga members ng Rotary Club of Pasay Maharlika during that handover. During alaylakad. Ayan. Isang member natin, si Sister Fatima Kaye. During Ramadan po yan. Kami po bilang mga Muslim, no, so the whole month of Ramadan po, talagang every day nagpapakain po tayo ng mga kapatid nating Muslim, especially doon yung mga nagpa-fasting. Yan. That's last week lang po yan. Last week namin, galing kami ng Agoncillo, Batangas. Agoncillo, Batangas po ito, yung relief operation. So, hindi pa rin tayo tumitigil, kapatid. Tuloy-tuloy pa rin itong ating pamimigay ng relief goods sa mga kababayan natin na bigta. Kasi alam nyo po ba, sa iba, no? Kasi hindi na masyadong naibabalita, no? Marami pa rin po mga kapatid natin sa Agoncillo, Batangas, ang hindi pa rin talaga nakarecover. Kasi you know what happened? Yung bahay nila is talagang bagsak. Natabunan na talaga sila nung Hindi na sa natabunan, kundi talagang dahil nga they are within the 7 kilometers, bumagsak dahil every time na nag-earthquake, humihina yung pundasyon ng mga bahay. Meron doon, kapatid, ang bahay is third floor. Oo. Ngayon, first floor na yung third floor, bumaba na. Yung second floor, tsaka yung first floor, tsaka second floor, bumagsak na siya. So, ang natitira na lang yung third floor? Yung third floor na lang. Ganun siya ka, So, kung iisipan mo, hindi masyadong naibabalita at hindi masyadong nakikita ng mga kababayan natin. Na until now, akala nila nakabalik na, back to normal na yung buhay ng mga kababayan natin na naging biktima ng pagsabog ng Taal. So, totally, hindi pa po. Hindi pa po. So, ang mga Rotarians, especially sa District 3810, hindi pa rin tumitigil. Tuloy-tuloy pa rin ang pamimigay natin ng mga relief goods sa kanila. Ayan. Isa din po sa advocacy ng mga Rotarians ay yung environment. So, mahalin natin ang ating kalikasan. Kailangan tuloy-tuloy pa rin ang pagtatanim dahil nakikita nyo naman yun sa sobrang init. Yung global warming. So, ang sagot lang talaga sa global warming, talaga kailangan magtanim ng mga halaman. Ikaw ba, kapatid, mahilig ka magtanim ng halaman? Sobra akong mahilig magtanim, kapatid. So, ayan, tuloy-tuloy po yan yung mga projects natin. At alam nyo po, ngayong month po, napaka-hectic po ng schedule ng mga Rotarians. Talagang marami po kaming mga activities na binubuo ngayon. At tuloy-tuloy po ang proyekto ng District 3810. Ang District 3810 po ay kinabibilangan ng 108 clubs. Ganun po siya kadami. Oo. So, ang 108 clubs po yan ay may iba't ibang proyekto
Araw-araw po, buwan, sa loob ng isang buwan po yan, meron po yan. So, kami bilang mga presidente po sa taon ito, yung aming team is Rotary Connects the World. Tuloy-tuloy po hanggang sa matapos po ang aming term by June 30, tapos na po yung term namin. But still, tuloy-tuloy pa rin ang proyekto ng aming mga kanya-kanyang club sa pagtulong. Yun nga po, yung unang-una na po dyan is ang end polio. So, inaano po natin yan, education and literacy, water and sanitation, economics growth, peace and conflict. So, may, within that six areas po, marami po tayong mga programa na ginagawa para matulungan po natin yung ating mga kababayan. Katulad sa club natin, kapatid, di ba? Oo. So, parang 24/7 ka na rin nga, press, hindi nga natutulog eh. Sobrang napaka-aktibo mo. Sobra lang talagang happy, kapatid. Yung ang sarap kasi sa puso, ko, kapatid. Kapag ka tayo ay tumutulong sa ating mga kapwa. Kababayan. Kasi pagka parang meron kang purpose sa buhay. Yun alam nga. Mo yun. Oo. At saka, at the same time, parang binabalik na rin natin. Yung blessings na binibigay sa atin, ibinabalik lang din natin sa ating mga kababayan. Kasi, yun nga, hindi naman sinasabi na madadala natin yan sa ating hukay, di ba? Yun, so, kumbaga, kung tayo meron tayong nagagawang maganda sa kapwa natin, ibigay natin. Ibigay natin. Natin yung, kung ano yung makakayanan natin, no? Tama so, yan, ikaw kapatid, tama. Ma-interview nga kita, ano bang naramdaman mo bilang isang Rotarian? Ano ang pakiramdam? So, kapatid, noong naipasok ako dito sa Rotary na to, so halos napakasaya po sa pakiramdam na yung nakakapagbigay tayo ng tulong sa ating mga kababayan sa iba't ibang way. So, yung mga blessings na natatanggap natin, so naipapamahagi natin sa ating mga kapatid, mga kababayan, so napaka-bless po natin dahil isa po tayong binigyan ng pagkakataon na magbigay po tayo sa ating mga kababayan, kapatid. So parang abot langit po yung pasasalamat natin. Hindi lang po sa atin mga Muslim, di ba? Hindi lang po pagdating ng Ramadan yung pagbibigay natin ng mga tulong. Tama. So may mga pagkakataon na nandiyan po tayo every time na may nangangailangan sa atin. Oo, kasi in the end naman po, hindi naman natin madadala, kapatid, di ba po? Tulad nung sabi mo, hindi natin madadala yan. Yung yaman natin, pera natin, sasakyan natin, bahay natin, kapatid, hindi natin madadala yan in the day after. Tama, tama diba? Yung sinasabi mo, kapatid. Oo. So, napakasarap maging Rotarian. Napakasarap po maging Rotarian. Actually noon, although tayo na ginagawa na tayo, hindi pa tayo Rotarian, ginagawa na natin yan. Pero ngayon na mas na naging Rotarian tayo, mas higit tayong nakakatulong. Bakit? Kasi hindi lang mula sa atin yung pagtulong. Tama, kundi galing kapatid. Din dun sa mga members natin, sa district, sa Rotary International, mas lumawak yung ating sakop at ng yung ating magagawa sa ating mga kababayan, 'di ba? Sabi ko nga sa iyo, kapatid, itong aking term, napakasaya ko. Kikita niyo, sabi niyo, natutulog ka pa ba? Talagang alam yun mo 'yung tanong namin, kapatid. Mukhang 24/7 in action ka na rin talaga. Just happy naging inspired, nagiging inspired ako. Alam mo 'yun kasi mas ngayon ko naramdaman na may purpose ako sa buhay. Napakasarap po ang tumulong sa kaya po iniimbitahan ko po 'yung mga nanonood sa atin na kung kayo po ay interesado na sumama sa aming grupo, ay welcome po kayo. Napakasarap po mga kapatid na makatulong tayo sa ating mga kababayan. So hindi lang po sa pamamagitan ng pera, pero yung sarili mo na nandoon in action talaga. So nakikita mo yung mga ngiti ng mga tao na nakakasalamuhan natin, binibigyan natin ng mga tulong. Tsaka marami po tayong programa, mga kapatid. Kung baka hindi alam ng mga nanonood sa atin, oo. Ang Rotary International po ay marami pong proyekto. Kung sa atin lang district, kapatid, no, sa District 3810 lang na pinangungunahan ng ating butihing governor na si Governor Lisa Elorde, sabi nga eh, pag kailangan mo ng ambulance, meron tayo niyan. Meron tayo. Pag kailangan nila ng dugo, libre po yan.
Pagkailangan po nila ng fire truck, meron din po tayo niyan. Pagkailangan po nila ng peacemaker yung sa puso, kapatid. Naku, napakamahal no, pag nagpa-opera ka. Sobrang mahal niyan, kapatid. Ka siguro ng sobrang mahal niyan. Almost 100 to half million, kapatid. Pero meron tayo niyan sa ating district. So, napakadami nating maitutulong. May milk bank din po tayo. So, kung may mga nangangailangan po, huwag po kayong mag-atubiling lumapit sa amin. At sa abot ng aming makakaya po, kami po ay tutulong po sa inyo. Paano po yung mga available namin na mga resources po, ibibigay po namin. Tama po yun. Oh, kapatid, sabi nga nila, kapag karotayan ka, no, kailangan meron kang 3T. Alam mo ba yung 3T, kapatid? Talent. Dapat meron kang talent. Time. Tsaka treasure. Tama. Oo. Hindi Oo. Naman po ibig sabihin na pag Rotary ka, kailangan mayaman na mayaman ka. Although kailangan po may resources ka kasi po, tumutulong po tayo. Kailangan po natin ng mga tumambay sa mga gasto. Financial. Oo. Opo. Pero kung meron naman po tayong at like yung sabi nga, talent. Like, talent. Ano, oo. Doctor 3T. Ka, oo. Doctor ka. Oo. Businessman ka, or kaya nurse ka, yung lawyer. Kasi ang mga Rotary po, we are groups of businessmen and professional. So nagsasama-sama po yan, nagsasama-sama po kami para po makapagbigay tulong sa ating mga kababayan. Yan po ang Rotary. Aside from that po, marami pa pong mga programa ang aming distrito na tuloy-tuloy po yan. Although nagbabago lang po ang tema namin taon-taon, pero patuloy po kami sa mga proyekto namin, especially dun sa mga sustainable naming mga proyekto. Kaya wag po kayong mag-atubili na lumapit sa amin at humingi ng tulong kasi kami naman po ay bukas pala din po naman kaming tutulong sa abot po ng aming makakaya. At saka regarding din po tsaka kung ano po yung mga resources natin. Kapatid, ikwentuhan mo nga ako yung mga experiences mo dun sa mga projects natin. Ano ba yung mga projects na talagang tumatak sa puso mo? Yung mga project natin na tumatak talaga, kapatid, sa puso ko is yung ito, yung end polio. So, halos kasi mga kababayan natin, karamihan na mga kabataan talaga dito, banda sa may Baseco. So, halos dyan nakikita mo, kapatid, ang daming mga bata sa Baseco. So, talagang tinatarget natin yung mga kabataan na maagapan natin, mapolyuan natin, para itong polyo na to, ma-end na to, kapatid. Na. Tama, oo. Yun, oo. So, kung mapapansin mo, kapatid, yung huli na tayong nagpatak doon, more than 300 children's ang ating napatakan, no. So ganun kadami. So ang ano lang natin yan, ang advice lang natin sa mga nanay, na huwag po silang matakot. Huwag po silang matakot na magpa-vaccine o magpapatak sa kanilang mga anak kasi this is for their own good. So, talaga namang ano. Mga nanay, para po to sa safety ng anak niyo po, yo, para hindi magkasakit at hindi magkaroon ng polio kasi wala po talagang gamot sa polio. Prevention lang po. Sabi nga, prevention is better than cure. So, yun. So, yan po talaga yung advocacy naman po namin is to end polio. So, mga nanay, wag na wag po kayong matatakot na bigyan natin ng patak ang mga anak nyo. Bukod pa po dyan, meron pa tayong mga projects when it comes sa mga livelihood ng ating mga kababayan. Meron din po kami mga tinuturong mga training sa mga nanay, no? Like sa our club, meron tayong paper bag making. Paper bag making. Soap making, meron po tayo niya. Tsaka yung mga... Yung sa electric pa, yung ano? Ay, meron tayo niyan yung... Ano bang tawag nila ditong... Solar panel. Solar panel. Maganda yun para makatipid din tayo sa bills. Sa bills, tama. Tinuturo din natin yan, ano. At marami pa po yung mga proyekto na pwedeng ituro sa kanila. Yung waste to resources, kapatid. Oo. Napakaganda yun. Yes, yung waste to resource na project natin, which is yung mga basura na kukolekta, yung mga laminated plastics na we turn it into bricks, no? So, akala natin yung bricks talagang yung ano lang siya, sand at saka yung semento. Pwede rin pala siyang haluan ng mga plastics. Pwede pala yan. At saka porous po yun, yung bricks na nagagawa out of it.
porous po siya. Nakapaginamit po siya like pavements o yung mga pang anong pang design mo sa mga gilid-gilid sa mga ng bahay mo. Sa mga bricks mo, sa bahay mo. Ano po siya? Porous siya. So, hindi siya magkukos ng baha. Oo. Alam mo yun, napaka ano. So, ngayon nga kapatid, meron tayong project niyan sa Quezon City na partners natin, yun isang high school doon, na gagawa tayo doon at mangongolekta tayo. Hindi ko lang alam mo yun kasi last time, 25,000 kilos. Parang ang next na-collecta. Month natin dadalawin yung next kapatid, month pupunta no? tayo para doon, sa reward nila. Para i-collect natin yung mga basura nila doon at papalitan natin ng mga bricks yun. Yung sa kapatid, yung sa tira-tirang pagkain natin na pwede natin gawing ano? Ayon sa Lunti ang kapaligiran nating project na ginagamitan natin nung isang mga, pwede natin gawing abono, nakakatapang palaya sa ating halaman. Yes, fertilizer yun. Ginagamitan natin ng isang chemical na para ano yun? Pataba ng halaman. Maging, so, hindi na natin pwedeng itapon pa kung may mga natira man tayong pagkain. Mga kahit anong balat na mga prutas, so pwede natin pala yung ipunin para gawin nating ano. Tama ka diba? So maraming paraan actually. Hindi po para pala natin malisan natin yung basura sa ating kapaligiran. Tsaka maiwasan na rin yung mga langaw na nagdudulot ng mga iba't ibang sakit sa ating mga kababayan. No? So talagang dapat i-maintain din natin ang kalinisan sa kapaligiran, no? Si pinopromote po natin 'yan, no, sa ating mga kababayan na dapat i-maintain natin ang kalinisan. Tsaka makipag-ugnayan po kayo kung meron po kayong mga concerns at mga, 'di ba, may mga lugar po na kailangan ng tulong, makipag-ugnayan po kami kayo sa amin. Open naman po kami 24/7. 24/7 talaga si press. Open 24/7 yan. 24/7 talaga si. Oo. So, ano pa yung mga tatalakay natin, kapatid, na iba? Sa mga susunod na mga araw, kapatid, mag-iimbita tayo ng mga speakers dito na sa iba't galing sa iba't ibang club, no? Tama, para pwede. I-share din nila yung kanilang mga rotary experience, ang kanilang mga projects na pwede nating may offer sa mga kababayan natin. Ito pong programa na ito, hindi lang po ito puro lang usapan, talakayan, kundi sabi ko nga po sa inyo, we as Rotarian, we are the people of action. People of action. Talagang service above service self. Service above self. Yan po yung aming motto, service above self. Hindi lang po kami, kundi kasama po yung aming mga pamilya, mga asawa, ang ating komunidad sa lahat. So, iba't iba po ang Rotary po international, it's global po yan. Buong mundo, meron po tayong 1.2 million Rotarians in the whole world. So, iba't iba po yan, bawat may kanya-kanya din pong distrito. Dito po sa Pilipinas, meron po tayong 10 districts. Ang District 3810 po ay kinabibilangan ng Manila, Pasay, Cavite, at Occidental Mindoro. So, malawak po ang ating sakop sa ating distrito. Kaya sabi ko nga po sa inyo, meron tayong 108 clubs sa isang district, sa District 3810. So, isipin niyo po yon, yung sa lugar within the four areas na yon, marami po tayong matutulong. Alam mo ba kapatid, natutuwa nga rin ako kasi isang area natin sa Mindoro, the last time when we visit Mindoro, no, natutuwa ako kapatid kasi talagang very dominant ang Rotary doon. Makikita mo lahat yung marker ng Rotary nandoon. Talagang punong-puno at ang mga namumuno doon ay talagang mga Rotarian, yung mga governors, humanitarian yung talaga. Mga mayors, talagang mga... So nakakatuwa, no, kapatid, kasi hindi lang sila nagsiservisyo bilang mga sa kababayan nila, kundi sa puso, sa isip nila talagang yung pagsiservisyo nandoon. Kasi dito as Rotarian, hindi ka lang naman sabihin mo na sikat ka, mayaman ka, whatsoever, kundi dito rin nasusubok yung pagkatao mo. Di ba, kapatid? Totoo yan, kapatid. A flag of peace and firm.
Maraming maraming salamat po sa mga nanonood po sa atin ngayon. Sa mga susunod po na mga araw, marami pa pong tatalakayin. Wala na po tayong oras at kailangan na natin magpaalam. Maraming maraming salamat po sa lahat ng nanonood sa aming live streaming. Maraming maraming salamat kapatid na Weng sa pagsama maraming sa akin sa programang ito kapatid. Sa araw na ito. Ito pa lang po yung aming start, no? So, binabati ko po ang aming mahal na gobernador, Governor Lisa Elorde of District 3810 at ang kanyang mga exicoms at ang lahat ng 108 clubs ng District 3810. Magandang hapon sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. The flag of peace and world, I shall serve my community, help achieve universal unity. Voluntary, I shall dedicate my all, world understand. Shall be my cherished goal. With a four-way test, I'll pursue my quest. Given my little way, help attain peace in the world. I shall not have lived in above self, let
Peace in the world, we shall not have living days.